si Arnel Raniola sa pagbibisikleta. Mula na mag-GCQ, ito na ang gamit niya papasok sa trabaho mula Tandansor, Quezon City, hanggang sa isang mall sa Mandaluyong kung saan siya nagtatrabaho. Kanina, sinubukan na niyang dumaan sa inilakad na bike lane sa EDSA. Napakaganda yung bakit na ginawa nila kung gano'n. Kasi para siguro ito, baka nagpapahit. Gaya ni Arnel, dumarami na rin ang gumagamit ng bisikleta bilang transportasyon at para sa harap buhay. Maganda yung gano'n na may bike na parang hindi na hindi ba sa hindi na rin kasi yung gano'n makakaiwas sa mabibig sa lakas sa takyan. Kahapon sinimulan na ng engineering team ng MMDA ang on-site inspection sa EDSA at ang paglalagay ng markings para sa bike lane mula EDSA Cubao hanggang Ayala, Guadalupe, northbound at southbound. Ang EDSA sa new normal, nasa kaliwang bahagi ang bus lane. Nakalaan ang gitnang lanes para sa mga pribadong motorista at mga motorsiklo. Ang outer lane malapit sa bangketa para sa mga nagbibisikleta. Pinagpaplanuhan pa po kung concrete wires, orange wires, stones, bollards, or metals po ang ilalagay bilang zone at mga cyclist. May sumistro naman ang ilang siklista na sumubok sa bike lane. Kailangan kompleto sa gear, helmet, gloves, sana pagpatuloy nila yung maganda ang servisyo nila, tapos ma-improve pa nila yung mga yung minsan kasi paliit yung kalsaan, yung bicycle lane. Tiniyak ng MMDA, inaayos na rin ang regulasyon hinggil sa pag-aangkas sa bike. Ang nararapat na speed limit, pati ang posibilidad ng payagan ng electric scooters. Yung mga motorista ho ay kami ho ay nananawagan. Kikita nyo na ho yung markings. Huwag po muna natin daan yun. Dahil po yung bike lane na yun ay exclusive lamang para sa mga cyclists. Ito, share a road. Angel Movido, ABS-CBN News.